May N5 level kanji quiz na pala dito. So sa mga kagaya ko na nag-aaral para sa N2 at saka sa N1, I'm sure na marami akong masasagot dito. Hindi ko kasi alam kung kaya ko itong ma-perfect dahil impromptu ito. Pero instead na basahin ko itong mga to, gusto kong bigyan kayo ng idea na kapag nag-aaral kayo ng Japanese, darating kayo sa point na pag nakita niyo yung kanji, itong mga lalabas sa screen na to, magkakaroon kayo ng imagination. Na minsan dumating ako sa point na pag naglalakad ako, nakikita ko yung combination ng mga kanji, naiintindihan ko yung kwento, yung ibig sabihin, yung gustong sabihin na information. Pero minsan hindi ko sila mabasa. Kaya ang gagawin ko dito is ipapaliwanag ko sa inyo na kapag nakita nyo tong kanji na to, ganito ang ibig sabihin yan. So simulan na natin. Okay, kapag nakikita ko tong kanji na to, ang ibig sabihin nito ay below. Shita, pwede niyo yan basahin. Below. Kapag nakita ko tong kanji na to, ang image ko dito, or imagination ko, ay new. Something, shin, new. Itong kanji naman na to ay left. Kapag nakita ko to, ang understanding ko lagi ay nasa left. Itong kanji naman na to, pag nakita ko to, ang na-imagine ko ay eyes, which is yun ang ibig sabihin niyan. Yung kanji naman nito, ang ibig sabihin ay to go, iku. Ito naman, pag nakita ko to, ang na-imagine ko is after, pagkatapos. Ito yung kapag nakita ko itong na-imagine ko is marami. Oi. Ito naman, inside. Ito naman, pag nakita ko ito, syempre tao, hito. Again, yung shin. So, hindi na ako mag-uulit pa kasi ang bumabalik. Eh, sige, isa pa nga. Baka iba kasi yung sunod eh. Ah, ito naman is yung tatsu or to stand. So, gusto ko lang share sa inyo na kapag nag-aral kayo ng kanji, pinakamadali is alam nyo yung story behind every kanji na nakikita nyo. Para minsan, kahit hindi nyo na sila mabasa, ganun ako minsan eh, yung hindi ko na muna siya binabasa lang na pag wala naman akong time, titignan ko lang siya. Tapos parang meron na akong agad imagination, okay, I know what this one is talking about. Tapos yun na agad, gets ko na. Tapos saka ako naiintindihin yun kapag may oras na ako. Yun lang po, salamat!